Tayo muna ay sandali manalangin. Ang banal, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagaloob niyo po sa amin upang kami ay sama-samang mag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po sa kalakasan ng katawan, sa kapuspusan ng banal espiritu na ipinagaloob niyo po sa amin. Dalangin ko po na tulungan niyo kaming maunawaan at maisakatuparan namin ang iyong kalooban. Ito po ang hiling dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. What's so special about 2 Timothy? Ano ang unique at special sa 2 Timothy na sinulat ni Paul? Well, 2 Timothy is the last letter that Paul wrote before he was martyred. Ano? Medyo sinesettle pa nila, pero mas malamang kaysa hindi, na si Apostle Paul died of beheading. Ano? Siya ay pinugutan ng ulo. Unlike Peter, kasi sa history, sinasabi na halos magkapanunod lang ang pagkamatay o yung martyrdom ni Paul at saka ni Peter. Peter was crucified upside down sapagkat sabi dun sa history, ayaw niyang pumayag to be crucified the way his Savior was crucified. So talagang it was his personal request. Now, si Paul was not crucified because he was a Roman. At isang hindi matuwid by law na ang isang Romano ay mamatay by crucifixion. Why? Because crucifixion is a way of death that was discovered by the Romans to punish the Jews. Ano pa? So, yan po ay makikita natin sa Bible. Now, sabi rito sa 2 Timothy chapter 1, ang sabi ko, bakit medyo parang mahalaga ang 2 Timothy? Sapagkat ito ay huling sulat niya bago siya mamatay. Ang tanong ko nga ay bakit hindi Book of Ephesians? Ano? Sapagkat ang Ephesians, alam naman natin na it is a parang sums of all the church epistles that was written by Paul. Bakit hindi yon, ano? At total, si Timothy rin naman ang pastor sa Ephesus, ano? Bakit pinili ng Panginoon? Sapagkat naniniwala ako na ito'y hindi aksidente na ang huling sulat ni Apostle Paul ay a personal epistle. It is a pastoral epistle. Ano po? At ito ay naniniwala ako na merong mahalagang mensahe para sa atin. Una, para sa isang taong alam niya na malapit na siyang mamatay, ay meron siyang mga mahalagang tagubilin. Ano? So, itong kanyang huling epistola ay sinulat niya sa pinakamalapit sa kanyang puso. Sabi rin sa verse 2, "My dearly beloved son," ano? Referring to Timothy. So, mahalaga na meron siyang ihabilin kay Timothy, ano? Being a young pastor. Now, ang salutation ay hindi na po natin
mapapagkaila na ito ay sulat ni Apostle Paul sapagkat nasabi sa verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God according to the promise of life which is in Christ Jesus. So sa kanyang salutation ay clear na it was his personal letter. To whom? Sabi sa verse 2, to Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Now, sa verse 3, makikita natin ang sabi ni Apostle Paul, I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience. I thank God, pinapasalamatan ko ang Panginoon na aking pinaglingkuran from my forefathers with pure conscience. Now, ano ba ang tinutukoy dito ni Apostle Paul na kanyang pinaglingkuran o Diyos na kanyang pinaglingkuran from his forefathers? Ito ba ay tumutukoy sa kanyang tinatawag na Jewish religion o sa Christian religion? Ano? Sabi niya dyan, with pure conscience. Now, makikita natin na si Apostle Paul ay sa kanyang paglilingkod, whether in the Jewish religion at o kaya sa Christian religion, ay meron siyang pinapasalamatan at yun yung kanyang mga forefathers, yung kanyang mga nagpasa ng pananampalataya sa kanya. Sabi niya, pinaglingkuran niya ang Diyos with pure conscience. Anong klase ba ang sinasabi ni Apostle Paul pagka tinutukoy niya yung pure conscience? Paki-flash yung Acts chapter 24 and verse 16. Acts chapter 24 and verse 16. Sabi dyan, and herein do I exercise myself to have always a what? A conscience. What kind of conscience? Void of offense toward God and toward men. Ano po? So makikita natin na si Apostle Paul, pagka sinabi niya na I serve God with a pure conscience, eh, yan ang nire-refer niya, ano? A conscience void of offense. Na siyan ay clear before God and man. That without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. Talking about legacy of faith, ay makikita natin na minention dito ni Apostle Paul, ang sabi niya sa verse 4, I greatly desiring to see thee. Ito ang makikita natin na purpose ng letter na ito ni Apostle Paul kay Timothy. Ano? Although, makikita natin na alam niya na this could be his last letter to Timothy, could be his last letter during his second imprisonment in Rome, ay talagang ang purpose niya ay kung bibigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon, ay gusto niyang muli ay makadaupang palad si Timothy. Sabi niya, greatly desiring to see thee. Ano? Yung long absence ng kanilang fellowship ni Timothy ay nakadagdag
ng kalungkutan kay Paul bilang isang person who is in prison. Ano pa? Ang sabi pa ng Bible dyan ay he was chained to his soldier guard. Ano po? Now, ang sabi rito, being mindful of thy tears that I may be filled with joy. Ang kagandahan kay Apostle Paul ay alam niya ang pinagdadaanan ni Timothy as a young pastor, as a young preacher evangelist, ano po, sapagkat umiikot din naman sa region si Timothy preaching the gospel. Sabi niya, mindful of thy tears. The ministry is not easy, you know, but it is always joyful. Ano po? So makikita natin na hindi siya madali, pero it is the most rewarding work. Why? Because we are serving the Lord. Kanya nga ang sabi dito sa chapter 2, and I think it's in verse 9, chapter 2. Anong version sa chapter 2? Yung ano, yung which I have committed unto him. Second Timothy ba yun? Ah, 1:12. Ah, okay. I thought it's another chapter. Ayan. Nasabi niya dyan, for this cause, for the which cause, I also suffer these things. Okay, so hindi siya ignorante sa pinagdadaanan ni Timothy. Sabi niya, nevertheless, I am not ashamed for to suffer with Christ or to suffer in the name of Christ, for I know whom I have believed. Kilala natin ang Panginoon Jesucristo na ating pinananampalatayanan. At sabi niya, and I am persuaded that Christ is able to keep that which I have committed unto Him, Christ, against that day. Kaya makikita natin, ano man ang investment natin sa gawain ng Panginoon ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Ano? It is in the same manner that the Scripture is encouraging us the way Paul is encouraging Timothy. Ano? Nasabi niya dyan ay mindful of thy tears that I may be filled with joy. Ano? Hindi madali na tingnan natin at makita natin ang pagsasakripisyo ng mga mananampalataya. Pero alam natin na yon ay pansamantala, at alam natin at the end of the day, at the judgment seat of Christ, hindi po mawawalan ng kabuluhan ang mga bagay na yan. Look at verse 5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Louis and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. So may sinasabi si Apostle Paul na mga forefathers, ano po, mga mananampalataya na nagpasa sa atin
kung ano ang tinataglay natin ngayon. Kaya mahalaga po yung sinasabing mga nagpasa ng pananampalataya. Kaya sabi niya dyan, aking inaalala, the unfeigned faith. The word unfeigned means genuine. Ano po? Genuine faith. Hindi pananampalatayang pagbabalat kayo. Ano? Sapagkat kahit naman noon hanggang ngayon ay makikita natin, may mga pananampalataya that is not genuinely in Christ. Ano po? Sa tamang panahon, makikita natin na susuko din ang mga yan. Ano? Sapagkat ang tunay na sumasampalataya sa Panginoon ay ang sabi ng Bible, hindi matitinag ng anumang mga pagsubok at ng anumang mga suliranin sa pananampalataya. Nasabi rito, which dwelt first in thy grandmother Louie. Hindi natin alam ang struggle ng kanyang lola. But we know fully kung ano ang struggle ng kanyang nanay. Sapagkat ang nanay niya was married to an unbelieving person, ano? At alam natin kung gaano kahirap para sa isang mananampalatayang babae na ang kanyang asawa ay hindi mananampalataya, na kung paano sila mabubuhay sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Tingnan natin sa 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Kanya sumulat si Apostle Paul, si Apostle Peter ng instruction sa mga babae na ang kanilang mga asawa ay hindi mananampalataya. So pagkat alam naman natin na in the Jewish custom na talagang ang asawang lalaki should be taken as lord by the wife. Sarah called Abraham as his lord. Kanya medyo may struggle pagka ang asawang lalaki ay hindi mananampalataya. Look at 1 Peter chapter 3 verse 1. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husband. That is a Jewish law. Ano po? That if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Kung ang babae, ang kanyang asawa ay mananampalataya, walang problema pagdating sa issue ng subjection. Pero dito, ang sitwasyon ay ang asawang lalaki ay hindi mananampalataya. So, nagbibigay si Peter ng instruction. Na sabi doon, that if any or any of, your, of the husbands obey not the word, unbeliever, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Kanya nga, mahalaga yung ating testimony. Ano? Sapagkat hindi nga mananampalataya, hindi nga yan makikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos, pero may pag-asa pa rin sila na sila ay maligtas at makakilala sa Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng ating pamumuhay by showing our testimony. Yan ang encouragement ni Peter sa mga babae na ang kanilang asawa ay hindi mananampalataya, that they may be won by their testimonies. Look at verse 2. While they behold, sapagkat hindi nga nakikinig, ang gagamitin natin yung isang faculty, which is yung kanilang mga mata. While they behold your what? Chaste conversation. Sabi ni Apostle Paul na I serve God in pure conscience. Chaste conversation. Ano? Bakit?
madaling magalit sa isang taong alam mo na siya ang dahilan para hindi mo masunod ang kalooban ng Panginoon, hindi ba? So dito pinaglalabanan kung paanong ma-overcome yung galit with love, ano? Sapagkat yung love ang magdidikta para ang kanilang asawang unbeliever ay kanilang madalas sa pananampalataya. While they behold your what? Chaste conversation coupled with fear. So, matuwid na pamumuhay na binabalutan ng ano? Ng pagkatakot sa Panginoon. Kasi nga, madaling mag-react eh. Madaling magalit, ano? Sa isang tao na alam mo na nagigindaan para ikaw ay mapalayo sa Panginoon. Sabi rito sa verse 3, whose adorning, let it not be that outward adorning of the plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be what? The hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a what? Meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. May mga pagkakataon pala na yung ating pamumuhay ng matuwid at pamumuhay ng tahimik ay mas pinipili ng Panginoon kesa tayo ay nagsasalita patungkol sa ating dissatisfaction, ano? Para bang alam mo na kapag medyo ang asawa mong babae ay may sama ng loob sa iyo. Bakit? Kasi binibigyan ka ng kape na mas malamig pa sa bangkay. Oo. So alam mo na 'yon, ano? Na yung kape hindi mo nahihipan, ano? Yung kape ay maiinom mo ng straight, ano? Sabi ng Bible, for after this manner in the old time the holy women also who trusted in God adorned themselves being in subjection unto their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham calling him Lord, whose daughters you are, as long as you do well and are not afraid with any amazement. Holy women also who trusted in God adorned themselves. Ano po? Ibig sabihin, talagang kanilang inilalagay sa ayos ang kanilang appearances, being in subjection unto their own husbands. Kaya nga makikita natin na ang isang asawang babae ay dresses and adorns and herself for the eyes of her husband. Okay? So, alam natin ang pinagdaanan ng mga ninuno ni Timothy para anong klaseng pamumuhay para maipasa lamang sa kanya yung tinatawag na genuine faith. Look at verse 6. Wherefore, I put thee in remembrance that thou what? Stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. Stir up the gift of God. Kung nakita ninyo yung aking post about 2 or 3 weeks ago concerning our program patungkol sa ating nalalapit na church anniversary, in my calendar, ano po, ay kasama sa ating magiging series of lesson ay yung patungkol sa spiritual gifting. Sapagkat na sinasabi dito ni Apostle Paul kay Timothy,
Wherefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. Pag sinabing stir up, ay nasa iyo na yan. Ano? Kinakailangan na lang na papagningasin natin. Ano? Stir up the gift of God, which is in thee, which is in thee, by the putting on of my hands. Okay? So, meron na siyang evident na kakayanan. Kanya nga, sabi ni Apostle Paul, nung makita yon, being recognized by Paul and the church, hindi siya nag-atubili na siya ay putungan ng hand of the presbytery. Kanya nga makikita natin, mga kapatid, na even yung mga ginagawa natin sa local church ay must be according to our spiritual gifting. Ano? Meron pang isang verse dyan eh. I think it's in 1 Timothy chapter 4, yung neglect not the gift. 1 Timothy chapter 4 verse 12 ba yun? Tama ba yun? 1 Timothy chapter 4 in verse 12. Hindi eh. 4:14. Okay, so yung 4:14. Ayan. Sabi doon, sa 1 Timothy chapter 4 verse 14, neglect not the gift. Ano yung common doon sa dalawang phrase? Stir up the gift. Yung phrase na which is in thee. Ano? Yung phrase na yon. Stir up mo, alin? Yung gift na binigay sa iyo ng Panginoon. Okay? Neglect not the gift that is in thee, given to you by God. Sabi ng Bible, which was given thee by prophecy, according to God's purpose, with the laying on of the hands of the presbytery. Now, sapagkat 1 and 2 Timothy has something to do with pastoral calling, kanya talagang may kinalaman yung ability na nakikita natin, ano? Now, isa sa ability na talagang makikita natin na God-given sa isang pastor ay yung leadership and administration, ano? Sapagkat pinag-aralan nga natin last week yung tatlong terms patungkol sa pastor. Ano yon? Bishop, elder, and pastor. Ano? Yon ay tatlong titulo na tumutukoy sa iisang office. Isa lang ang office pero iba't iba ang nature ng trabaho. Pag sinabing bishop, it has to do with overseeing. Pag sinabing elder, it has something to do with what? Ano ba yung term na ginamit natin doon? Elder ay presiding officer, yon. And then, pag sinabing pastor, ay shepherd. It has something to do with feeding of the flock. So, lahat yon ginamit sa iisang office, pero iba't iba ang scope of work. Kanya makikita natin na talagang dapat evident sa isang lingkod ng Panginoon na meron siyang God-given ability. Ano? If any man desire the office of a bishop. Look at verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Bakit po? Sapagkat makikita natin na talagang sa panimula pa lang ay nakita na ni Apostle Paul, ano, ang
apprehension ni Timothy taking heed to the call, ano? Kanya sabi niya dyan, "I for God hath not given us the spirit of fear." Bakit? So yung pagkatakot na yan ay fear is a natural emotion. Kanya lang yan nagiging negative emotion kapag yung fear ay naging daan na para hindi natin magawa yung dapat nating gawin. Like for example, yung fear of sharing the gospel. Ay, baka tanungin ako. Oh. So, that fear is a natural emotion, pero hindi nagiging normal kapag yun ang naghari sa ating puso kasi hindi natin nagagawa yun dapat nating gawin. Are you with me? Sabi ng Bible, share the gospel, magbigay tayo ng track. Hindi natin nagagawa sapagkat we are what? We are overshadowed by fear. Sabi ng Bible, on the contrary, binigyan tayo ng Panginoon ng power. Power through the Holy Spirit. Kanya nga dun sa Acts chapter 1 and verse 8. Ano sabi dun sa Acts chapter 1 and verse 8? And you shall receive what? Power. Tayo daw ay tatanggap ng kapangyarihan after that the Holy Ghost is come upon you. So itong power na ito ay manggagaling kapag tayo ay sabi ng Bible ay tumanggap ng banal na Espiritu. Nangyari po yan doon sa Pentecost sa Acts chapter 2. When the Holy Spirit empowered the church. Ano po? Kanya sabi ng Bible, that power will come after that the Holy Ghost is come upon you. Anong klaseng power yon? Sabi ng Bible, it is a transforming power. Pag sinabing transforming power, sabi diyan, you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yung hindi natin kayang gawin, normally, ay magagawa natin in the power of the Holy Spirit. Are you with me? So, makita natin na kanya kung pagbabatayan natin ang Acts 1:8, ay ang mga tunay na soul winner ay mga filled by the Holy Spirit. Bakit? Sapagkat sabi ng Bible, it was for that reason we were given power, the church. The church is the witness of the Lord Jesus Christ. Ano po, kanya tayong lahat ay dapat na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Because that is the very reason why we exist as a local body, to be witnesses of the Lord Jesus Christ and of love. Kanya nga ang mga gawain natin ay talagang nagmumula dapat sa pag-ibig. Ano? Kaya sinasabi ko, sino man na naglilingkod ng hindi sa pag-ibig, darating ang panahon. Darating ang panahon, titigil din siya. Bakit? Sapagkat kung ano man ang reason bakit niya ginagawa ang bagay na yon, kapag hindi niya na naabot, at hindi naman para sa pag-ibig sa Panginoong Kristo at pag-ibig para sa mga kaluluwa, tamang panahon lang at tamang sitwasyon. At sabi ng Bible, and of a sound mind. Dapat ang ating pag-iisip has been transformed. Sabi sa Romans chapter 12 and verse 2. Romans chapter 12 and verse 2. Sabi ng Bible, and be not conformed to this world, but be ye what? Transformed by the renewing of your mind. Bakit hindi sinabing be ye transformed by the renewing of your heart? Kaya sabi ko nga sa inyo,
na ang puso has something to do with faith. Mind has something to do with logic. Kapag ka ang utak hindi transform, hindi siya mag-agree with faith. Parating ang kalaban natin ay yung utak natin. Ano po? So yung reasoning. Kaya sabi ng Bible, but be ye transformed by the renewing of your mind. Kinakailangan iangkop natin ang ating isipan sa kung ano yung pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Para mangyari ang alin? That you may prove, para mapatunayan mo. Ano ang dapat nating patunayan? What is that good? The will of God is always good. Good, acceptable. Hindi dapat nire-reject. Ang will of God ay dapat tinatanggap. Bakit? It is good, it is acceptable, and it is perfect. These are the three adjectives that describes the will of God. Na maa-appreciate lang natin yan kapag ka ang isip natin ay renewed, transformed, and renewed. Kaya makikita natin, kahit na mga mananampalataya, not necessarily will agree even with Paul. If Paul is your pastor today, nag-iisip kasi ako ng magandang salita sasabihin. Gagawin mo rin ang ginagawa mo sa pastor mo na hindi nga makakapantay kay Apostle Paul. Okay, papatunayan ko yan. Sabi ng Bible sa verse 8, be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay may reputation na he is the Lord of Lords and the King of Kings, pero how he lived during his earthly ministry, makikita natin na kakaunti lamang ang willing to identify with him. Kanya nga sabi ng Bible, take up your cross and follow me. Anong cross yun? Cross is a place of what? Condemnation. Cross is a place of what? Of yung mga kahihiyan. Ano? So, sabi ni Apostle Paul, be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord. Why? He was crucified on the cross. He was numbered with the sinners. Ano? Hindi siya kagaya ng mga sikat na tao na talagang by the mere mention of name ay people will cling to them. Ano? And they would want to identify themselves with that person. Pero not so with Christ. Especially during the first century Christian church. No? Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord. Kasi no, sinasabi ito ni Apostle Paul, nung maligtas siya, parang 14 years lamang na nakakaakyat ang Panginoon sa langit. Ganun pa lang kabata ang Kristyanismo. Are you with me? So idagdag niyo yung taon na mini-mentor niya si Timothy, Christianity is but a young religion, quote unquote. Ano? Kanya, sa ngayon, medyo pag sinabing Kristiyano, medyo merong dignity. Ano? Kahit paano. Pero noong mga panahon, mga kapatid, iba ang salita. Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor of me his prisoner. Bakit? Ako ang mentor mo, nakakulong ako ngayon. Would you want to be identified with a prisoner like me? But be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Kaya makita natin, gospel has a transforming power. Power of God. Na sabi ng Bible na
tayo ay inilipat mula sa pagkakaalipin ng kasalanan from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Colossians chapter 1 and verse 12. Yan ba yung gusto kong sabihin? Kasama ata 13. Giving thanks unto the Father which hath made us to meet partakers of the inheritance of the saints in light. Ano yung verse 13? Ayan. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. So it takes the power of God. Ano po? Na hindi lamang tayo dalhin sa liwanag kung hindi sabi ng Bible, for us to be delivered from the power of darkness, at tayo ay inilipat from where? From the kingdom of Satan into the kingdom of His dear Son. Look at verse 9. Who hath saved us, na sa atin ay nagligtas, and called us, tinawag tayo with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose. Kanya nga sinasabi natin na ang election, ang choosing or whatever, ay unto purpose. According to His own purpose. And grace, salvation is by grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. O by doctrine, alam natin yan. Ano po? So yung before the world began ay has something to do with God's foreknowledge. Ano po? So after the creation, alam ng Panginoon kung sino ang maliligtas at hindi maliligtas. Alam ng Panginoon kung sino ang sasampalataya at hindi sasampalataya. At sa mga sasampalataya ay meron siyang purpose, sabi ng Bible, before the foundation of the world. Omniscience ng Panginoon. Kanya nga sabi sa verse 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through what? The gospel. So nagkaroon ng katuparan sa panahon natin nang tayo ay makapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya makita natin na mayroong ginagawa ang Panginoon to accomplish His will. Look at verse 11. Whereunto I am appointed a what? A preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. So, ngayon, alam na ni Apostle Paul ang kalooban ng Panginoon sa kanya. He is an apostle to the Gentiles. Sabi niya, for which cause I also suffer these things, nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He, Christ, is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So makita natin anuman ang investment natin sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan. Hebrews chapter 6 and verse 10. Hebrews chapter 6 and verse 10. Ano sabi diyan? For God is not unrighteous. Hindi raw unrighteous ang Panginoon. Para ano? Para makalimutan niya. To forget what? Your work and labor of love. Work and labor of love which you have showed toward His name, which you have invested to His name. Sabi dito sa verse 12 ng 2 Timothy chapter 1. In that you minister to the saints and do what? Minister. Kanya nga po mga kapatid, alamin natin ang kalooban ng Panginoon. Naririto tayo to minister to one another. Ano po? Yung bang gawin natin ang house of God
conducive to prayer and Bible study. Dahil ayaw ko na nga maapektuhan at ayaw ko na magalit, hindi na ako umakyat dito kanina. Ako ay nandoon lang sa kotse, doon ako nagbasa. Bakit? Kasi baka hindi na naman ninyo gawin yung gusto kong gawin na dito dapat mag-aralan tayo. Dito gawin natin na conducive ang lugar natin para manalangin. This is the house of prayer. Nakalimutan na ba natin yon? Hindi natin inupahan ito, hindi natin hiningi ito sa Panginoon for other reasons but to be a house of prayer na dito magre-remind sa atin na tayo ay mananalangin. Nasaan na yung praying hand ko? Noon, pag nakita ng bata yan, alam na kagad ang gagawin. Mananalangin, gagayahin na yung posture ko dito sa harapan. No? So, yan ang mga magagandang bagay na dapat nating ipamana. Sabi ng Bible, as what? As, yung sinasabi ni Apostle Paul dito na ipinamana sa kanya ng kanyang mga forefathers, just like Timothy, na kung ano man ang meron siya, ay sabi ng Bible, ay naging paraan para maging madali sa kanya ang kaligtasan. Ano? Yung pananampalatayang ipinamana sa kanya ng kanyang nanay mula pa sa kanyang lola. Look at verse 13. Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me. Yan ang kagalingan kay Apostle Paul. Ano? Kaya niyang sabihin na kung ano man ang itinuro ko sa iyo, yun ang iyong ipamuhay at ituro din sa iba. Ano? I think nasa ano yun, nasa chapter 3 rin ba yun? Chapter 2 din ata yun eh. Ayan o, sabi niya sa verse 2, chapter 2, verse 2, and the things that thou hast heard of me. So, meron siyang ganyang confidence. Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me. Sabi niya rito, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Kaya makikita natin kung talagang gagawin natin ng tama ang plano ng Panginoon, yung transmission of faith, mula kay Paul, sabi niya dyan, to Timothy, to many witnesses, and to faithful men, generations. Meron pa siyang makikita natin na sinabi sa Philippians chapter 3 and verse 10. O tingnan po ninyo, Philippians chapter 3 and Philippians 4:9. Philippians 4:9. Ano sabi niya dyan? Those things which you have both. Pag sinabing both, simultaneous. Those things which you have both learned, natutunan, and received. Sa anumang paraan, sulat or verbal instruction. And heard and seen in me. Ano sabi niya dyan? Do. The word do there means imitate. Alam niya, bibihira na tayo makakuha ng preacher na magsasabi sa atin ng ganito. Lahat ng
bagay na iyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, gayahin mo. So, Paul has that confidence na sabihin niya kay Timothy, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Jesus Christ. That good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Kanya nga mga kapatid, ang talagang mag-iingat niyang mga bagay na yan na nasa atin ay naipasa. Sabi ng Bible, walang iba kundi ang banal na Espiritu na nasa atin. Kanya nga, kung bakit hindi mawawala ang kaligtasan natin ay sapagkat hindi tayo ang nakahawak sa Panginoon, kundi ang Diyos ang nakahawak sa atin. No? Kahit na tayo ay sabi ng Bible, ay anong mangyari sa atin? Ano? Once saved, forever saved. The good thing which was committed unto thee by keep by the Holy Ghost. Ingatan natin sa pamagitan ng banal na Espiritu na ano? Na nananahan sa atin. Kanya nga po mga kapatid, siguraduhin natin na we are saved and we are possessor and possessed by the Holy Spirit as well. Ano po? Now, look at verse 15. This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me, of whom Phygelus and Hermogenes. Now, dito sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, normal lang yan na may mga taong hihiwalayan ka sa gawain ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, nakakasiguro ka ba na kung si Apostle Paul ang pastor mo, hindi mo siya iiwanan? Ang daming umalis, lumayas sa ministry ni Apostle Paul. Ano sabi niya dyan? This thou knowest that all they, hindi some, hindi many, yes, we're reading the right word, all. Unless all there is not all. Be turned away from him. At may pinangalanan siya. Of whom are Phygelus and Hermogenes. Kung bakit ito pinangalanan? Sapagkat ito yung mga taong kilala. Kilala na naka-impluensya para magdamay ng mga taong lumayo sa Panginoon by forsaking Paul and his ministry. Mga kapatid, hindi na ako kayang gulatin ng mga taong come and go sa local church. Be part of the statistics, I don't care. Kasi nasabi ko, may prophecy na, sikapin natin na huwag tayo ang maging katuparan ng prophecy. Are you with me? Sabi ng Bible, in the last days, the love of many shall wax cold. O ano, gusto mo ikaw ang maging katuparan na kasama sa mga manlalamig sa pag-ibig? Ha? O, ano nangyayari? Ako ang pastor na hindi ako kayang takutin. Opo. Of course, masasaktan ako. Pero hindi na ako kayang takutin sapagkat hindi nakasalalay sa tao ang ministry ko. Ang ministry ko nakasalalay sa gawa ng Panginoon. Habang tiyak ko na ginagawa ko ang kalooban ng Panginoon, kasi hoda ka sa buhay mo, kid. Naunawaan niyo ako, mga kapatid. Nasa Bible na yan, eh. Gusto mo, i-research mo kung sino si Phygelus at saka si Hermogenes, tingnan ko kung mas mahusay ka pa sa kanila. Malagay mo, mahusay ka pa? Hindi ka nga mapapangalanan kapag ka may Romans chapter 17. Huwag tayo magyayabang, baka hindi pa tayo mapasama sa Romans chapter 17.
Kasi Romans chapter 16, pinagbabanggit doon lahat ng mga tao na kagaya ni Onesiphorus. Oh, look at verse 16. The Lord gave mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain. Mga kapatid, salamat na lang may mga taong kagaya ni Onesiphorus. Maraming nabanggit si Apostle Paul na umalis, iniwanan siya sa ministry, but praise the Lord for people like Onesiphorus and his household. Na ang sabi ng Bible, he oft refreshed me. Hindi na nakakalimutan ni Apostle Paul ang kanyang mga kaaway sa gawain kapag ka nakakasalubong niya si Onesiphorus, who was not ashamed of his predicaments, of his chain, being a prisoner. But when he was in Rome, ano sabi dyan? He sought me out very diligently and found me. Hindi niya ikinakahiya na ako ay convicted prisoner. Ano? But when he was in Rome, kasi during this time he was incarcerated in Rome, he sought me out very diligently. Hinanap talaga niya ako at sinikap niya na kami ay magkausap and found me. Look at verse 18. The Lord grant unto him that he may what? That he may find mercy of the Lord in that day. And in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. This was the last letter of Paul before he was martyred. It was not a church epistle. It was a personal epistle because like you and me, we're looking for people who will encourage us. To be the kind of person the Lord wants us to be. Yung alam nyo na nandiyan ako sa sasakyan ko, hindi nyo mala ako katukin. Anong gusto niyong patunayan sa akin? Anong gusto mo sabihin? Alam mo naman eh. Diba? Alam mo naman nakaupo ako doon eh. Mga kapatid, nagbabasa po kasi ako ng kung paano kayo nakikinig na salita ng Diyos. Sinabi ko naman noong Linggo, ayusin niyo yung pakikinig. Gusto ko nakatingin kayo sa akin. Bakit? Kasi nagsasalita ako para sa iyo eh. Gusto ko meron tayong komunikasyon. Yun ba pag-aawayan pa natin? Yun ba pag-aawayan pa natin? Kailangan ko na encouragement. Kailangan nyo rin eh. Bakit hindi natin maintindihan yun? Yun lang pag-aawayan natin. Hindi ka a-attend. Lalayas ka. Mga kapatid, eh hindi nga ako takot na gawin mo yan. O eh sino mapapariwara? Dalhin mo buong pamilya mo. Lumayas kayo. Hindi nga kasi ako takot eh. Kasi nasa Bible na nga eh. Eh bakit mo naman ginawa yan? Nagdesisyon ka. Pinaintindi ko naman sa iyo ang ano dapat natin gawin eh. Naintindihan naman natin eh. Di ba? Naintindihan naman natin eh. Bakit kung ano yung ayaw ko, yun ang gagawin mo para mag-away tayo? Bakit? Pwede namang, alam mo naman yung pagkakasunduan natin, yun ang gawin natin sama-sama. Pwede naman yun, di ba? Pwede naman, di ba? Kanya ngayon, sa panahon natin ngayon, yung kawalan na lang ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mag-aakay sa sino man, pastor o miyembro, lumayo sa Panginoon at wala tayong ibang sisisihin pagdating ng panahon sapagkat sabi ng Bible, lahat ng ginawa natin, whether good or bad, sa harapan ng Panginoon, may kaukulang equivalent dyan. Ano po? Tayo magsitayin lahat, every head be bowed and every eye be closed.